guys. Welcome back po sa aking channel. Ang video po natin sa ngayon ay karugtong po sana ito ng last na video natin kung paano magkabit ng kornisa. Kung ganito po, kung paano magkabit ng kornisa sa pabilog na design ng kisame. At kasama po doon sa trabaho ko kasi yung pagkabit ko ng quarter C sa pabilog na design. Kaya kung paano ko ito ay kinabit doon sa pabilog na design ng kisame ay papakita ko po sa inyo ngayon. Hindi ko na po isinama doon sa last na video natin kasi masyado na pong pahaba yung video. Kaya ito po, short video na lang po ito para ipakita ko lang po sa inyo kung paano ko ginawa. Bali, ang diameter po ng design ng kisame na ginawa ko ay nasa 100 cm ang diameter. At ito po ay sinukatan ko ng tigpo 4 cm. Po 4 cm ito sa 100 cm diameter na bilog. Ngayon, kung mas malaki po yung diameter ninyo, pwede na pong gawin ninyong 5 cm yung distansya ng cutting nyo nito. Kung mas maliit naman yung diameter, gawin nyo lang na 3 cm yung distansya ng cutting. Ngayon, ang gamitin po ninyo, kung wala po kayong jigsaw na pangkating nito ay gumamit po kayo ng lagaring bakal para mas malinis po yung cutting. Pero ako hindi pa ako gumamit ito kasi mayroon naman po akong jigsaw. Inaano ko lang po sa inyo itong lagaring bakal kasi mas malinis yung saka iwas po damit sa kahoy. Yan po, magtitira kayo ng ganito. Hindi po siya, huwag pong puputuli ng diretso. Ayan o. Ayan. Ah, magtitira po ng kaunti. Hindi po siya putol. Para importante, mabind lang po. Mabind lang ito. At ang video po na to ay para doon lang sa mga baguhan at hindi pa alam ang technique na to. At doon naman sa mga Batikano na sa trabaho, ay siyempre, alam nyo na to at baka nga may mas matindi pa kayong technique sa bagay na to. Kaya ito ay para doon lang sa mga baguhan pa lang na hindi pa alam ito. So, ganun lang. Iwa-iwain nyo lang yan. Ititira lang kayo ng konti. Hindi po siya putol. Ito, wala pong handle itong aking lagaring bakal kasi may jigsaw naman po kasi ako. Yun po ang ginagamit ko. Ay, pinapakita ko lang po ito sa inyo para kung wala po kayong jigsaw, ay ito pa ang mas magandang gamitin na lagaring bakal. Ayan po, hindi po siya putol. Ayan. Importante lang mabaluktot. Ayan po, magbabaluktot na yan. Ayan, siyempre mahaba yung gagawin at malaki yung diameter. Sasakto na po ito doon sa 100 cm diameter. Pero po kung mas maliit yung bilog nyo, halimbawa 80 cm lang, edi mga 3 cm lang po yung distansya ninyo nitong cutting dito para po umabot doon sa bend. Ganun lang naman po yung technique nyan. Kaya pag liko po niya na ganyan, lalapat na po yung pinaglagarian, didikit na po yun. Kaya halos hindi na po mapansin yung pinaglagarian, hindi na makikita. Yan, ganun lang po.